Isang panibagong yugto na naman ang kasaysayan ng ating tatalakayin para sa araw na ito. Unang talakayan sa ikalawang yugto, panahon ng mga Amerikano. So ano ba ang ating matatalakay sa panahon ng mga Amerikano? So tapos na tayo sa panahon ng Kastila. Ayan, panibagong yugto na naman ang ating pakipagsapalaran. O doon nalampasan na natin ito, pero parte na to ng ating kasaysayan na dapat natin talakayin. So ano ba ang ating inaasahan para sa aralin natin? Unang aralin natin, no? Ang ikalawa. Gulo nun sira, una tapos ikalawa. Basta yun yun. Inaasahan na ipapaliwanag ang pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano at nasusuri ang patakaram pasipikasyon at kooptasyon na pinatupad ng Amerikano sa Pilipinas. So, medyo konti lang yung scope natin. Hindi na isama dito yung ano, pamahalang civil tsaka pamahalang militar. No? Tatalakayin din natin dito. Ano ba pagkakaiba ng pamahalang civil sa pamahalang militar? Para sa ating paunang pagsusulit bago ang ating talakayan, ayan, so meron tayo dito limang bilang. Sasagutan lang yan. Titik lamang ang isulat. So, lagi may ganyan pa rin sa ating module. Para naman sa balik tanaw, ayan, kung maalala nyo pa yung ating aralin 7, ayan, ito yung mga tinalakay natin doon. No? So, fill in the blanks lang naman po yan. Okay? So, para sa ating talakayan sa araw na ito, ang pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ayan. So, pinatupad nila ang pamahalang militar upang mapigilan ang mga nag-aalsang Pilipino. Hindi ito yung tinapay na umaalsa, hindi tinapay ang mga Pilipino. No? Pag sinabi natin nag-aalsa, lumalaban. No? So, marami pa rin Pilipino ang lumalaban. Kung maalala ninyo, yung kalaban nila Gregorio del Pilar, mga Amerikano na yun. So, 1898, so 2 years, 1896 namatay si Dr. Jose Rizal, 1898, nasakop na pala tayo ng Amerika. So, 1898 naganap, kung maalala ninyo yung McBattle in Manila, ayan, di ba? So, dun pa lang talaga, mula nung binayaran tayo ng Amerika sa Kastila, sakop na nila tayo. Ayun pala yun. Ayan. So, si General Wesley Merritt, ay ang kauna-una ang Amerikanong Gobernador General ng pamahalaang militar sa Pilipinas sa ilalim ng utos ng Pangulo ng Estados Unidos na si William McKinley. Siya yung nagbigay ng kapangyarihan bilang tagapaghukom, yun yung hudikatura, tagapagbatas, legislatura, at tagapagpaganap, ehekutibo, kay Wesley Merritt. So meron siyang tatlong kapangyarihan. Itong tatlo na to, ito yung tatlong sangay ng pamahalaan na umiiral hanggang ngayon sa ating bansa. No? Yung judiciary, legislative, at saka executive. Yung executive department, yan yung nasa presidente. Legislative department, ayan yung kongreso at saka senado. And then yung judiciary, ito yung judicial court. Supreme Court. Yan. So tatlo yan. Tagapaghukom, tagapagbatas, tagapagpaganap. Pero ito ay nasa kapangyarihan ni General Wesley Merritt nung panahon ng pamahalaang militar dito sa ating bansa. So, ang dami niya kapangyarihan na nasa kanya lahat. I have the power. Tumagal ito ng tatlong taon. Nagsimula nung, ito nga sabi ko nga, August 14, 1898 hanggang July 4, 1901. Kung maalala ninyo, nahuli sa Palanan Isabela nung 1901, si Emilio Aguinaldo. Then 1902 naman, si General Miguel Malbar ang nahuli na. O, ayan. So, talagang yun pala, kaya tinutugis na kasi pamahalang militar na yung umiiral sa atin. Medyo na, sapilitan na talaga, no? Para talagang masubside yung mga nag-aalsang Pilipino. Akala kasi nila, parehas na naman ang pangyayari, no? Yung kung anong ginawa ng mga Kastila, ganun na naman ang gagawin ng mga Amerikano. Kaya, parang dito pa lang bibigyan ko niya ng hit, nagkakamali tayo doon. magkaroon tayo ulit ng comparison dito sa pagpapalaganap ng kapangyarihan ng panahon ng Kastila sa pamumuno naman ng panahon ng Amerikano. So ano ba yung pagkakaiba nila? So dito pa lang medyo meron na silang pagkakaiba. No? Medyo may makataong paraan naman kahit pa paano sa pamahala ng Amerikano. Okay.
So sila ay nagtatag ng dalawang patakaran. Ito yung patakarang pasipikasyon at patakarang kooptasyon. So anong pinagkaiba nila bukod sa spelling at saka sa pronunciation? Alam ko na nasa isip nyo. Pag sinabi natin patakarang pasipikasyon o pacification, isang plano ng mga Amerikano upang masupil ang nasyonalismo ng mga Pilipino sapagkat madami pa rin sa mga Pilipino ang lumalaban upang maalis sa kamay ng mga mananakop ang bansa. Ayun nga yung sinabi ko kanina, di ba? Kasi nasa isip ng mga Pilipino, sinakop na naman tayo. So parehas lang yan, mga mananakop pa rin yan. Kailangan pa rin natin lumaban para sa ating bayan. So sa mga ganong Pilipino, pinatupad nila ang patakarang pasipikasyon. Medyo hindi ito makatarungan, medyo hindi makatao yung paraan ng pagpapatupad na ito. Eh, para masupil talaga, no? So medyo gumamit sila ng dahas sa patakarang pasipikasyon. Yun. So maraming bawal, no? Bawal ang taba, bawal ang baboy. Hindi, bawal. Hindi yan. Para sa mga high blood yan. Bawal sa mga pamamahayag o mga balita ng artikulong mayroong kinalaman sa pagsulong ng kalayaan ng bansa. Ayun, bawal yun. So, ito, by force ang ginawa nila sa patakarang pasipikasyon. So, itong pasipikasyon, umiral ito nung tinutugis nila sila Emilio Aguinaldo, yan, sila Miguel Malvar. Sila yung mga huling, alala na si General Malvar. Siya yung last frontier na lumaban na talaga. No? Ayan. Then, sa patakarang kooptasyon naman, ito yung mahinahon na approach yan. Yung kanina medyo brutal na approach, may pagkaano to. Kamay na bakal na approach yung pasipikasyon. Sa patakarang kooptasyon naman, ito yung para sa mga Pilipino na agad na numpa, yung biglang bumalik kagad, no? Kung nalaman na sasakupin tayo ng Amerika, ay, I'm an American, you know? Gaga. hey Joe. What's up? Ayan, no? Ito yung mga Pilipinong yon. Nung panahon naman, sa panahon pala ng Hapon yan. No? Nung panahon ng Kastila, may mga ganyan din naman ng mga Pilipino. Diba? Oo. Di naman maaalis yan kasi syempre, sino ba gustong pahirapan yung sarili nila? Sino ba una mong ililigtas? Yun nga yung nasyonalismo. And dun papasok yung pagiging nasyonalismo ng isang Pilipino, ng isang tao na naniniraan sa isang bansa. Ano ba yung priority niya? Buhay ba niya o yung kanyang bayan? Oh, di ba? O syempre, ikaw tao ka lang. Unahin mo buhay mo, syempre. Kung walang buhay sa isang bansa, edi wala rin kwenta yung bansa na yun, di ba? May point sila ron. Kung mamatay ka dahil sa bayan, namatay lahat ng tao doon, ano na mangyari sa bayan natin, di ba? Masasakop na lang ng iba. So, huwag tayong mamamatay para sa ating bayan. Kailangan natin lumaban at manatiling buhay para sa ating bayan. Oo nga naman, no? Kung lahat na lang mamatay para sa ating bayan, magliligtas sa huli. Tama. Okay. So, ayun na nga, no? Patakarang kooptasyon. Ito yung mga nanumpa ng kanilang katapatan sa pamahalaang Amerikano. Ayan. Siyempre, sino mauuna dyan? Tawalaan nyo sino. Siyempre, si General Emilio Aguinaldo. Ayan. Nanumpa na siya, 'di ba, nung huli natin talakayan, kung maalala ninyo, 'di ba? Ayan, sino pa? Si Miguel Malvar, napilitan na lang siya manumpa kasi nga nasukol na sila noon. Dahil sila magagawa. Inuna niya piliin yung kanyang buhay. Hindi siya nanumpa, mamatay siya, kaya kukulong siya panghabang buhay, 'di ba? Yun. Siyempre, hangga't buhay ka, may pag-asa nga naman. So, pag doon pa lang, mistop ka na, wala na. So, parang yun, balikan natin yung kay Andres Bonifacio. Mataas ang pride ni Andres Bonifacio. Pinili niyang mamatay. hindi naman niya pinili yun. Parang pinili niya rin siguro. Kasi may iba pang paraan eh. Iba pang paraan naman. Pero hindi natin masabi. Bugso ng damdamin. Misa yung mga ganyang bagay. Pag yung biglaan, talagang biglaan din yung mga pwede mong magawa, pwede mangyari. Bigla lang, di ko malaman. Hindi yan. Okay. So, dahil dito, yan, nagtayo at binuksan ang mga kalakalan sa Maynila. Yan. Tinayo ang pamahalaan lokal sa mga lalawigan at bayan. So, medyo dito, smooth
So, sa patakarang kooptasyon. Friendly, ganun. Open market, yan. And dahil dito, ang mga Pilipino ay natuto ng demokratikong paghalal ng mga Pinuno. So, nagkaroon tayo dito ng election. May election din naman tayo dati, no? Pero, ano eh, hati kasi. Dito, pinahinayaan ng mga Amerikano na magkaroon tayo ng demokratikong halalan. Samantalang pano ng Kastila, kailangan muna natin magkaroon ng sariling pamahalaan na labas sa pamahalaan ng mga Kastila, tapos saka tayo naghalal. Di ba kung maalala ninyo dun sa ano, biyak na ba to? Ayan. Yung meeting sa Tejeros. Ayan. Ayan, convention, Tejeros Convention. Okay, nagkaroon din ng edukasyon sa panahon na ito. Meron din tayong education ng panahon ng Kastila. Kaya nga nakapag-aral sila Bonifacio, sila Rizal, sila Antonio Luna, di ba? Sa Paris, sa Madrid pa sila, Barcelona sila nag-aral. Ayan. So meron tayong edukasyon din ng panahon ng Kastila. Meron din mga eskwelahan ng panahon ng Kastila na hanggang ngayon eh buhay pa rin, di ba? Yang Ateneo, di ba? Panis, ano pa? San Beda, kasama yata yung San Beda. Basta marami. Basta parang mga pangalan ng mga pare yun. Panahon ng Kastila pa yun. Ateneo naalala ko lang. Kasi parang dun yata nag-aral si Rizal. Hindi ako dun nag-aral. Hindi ko alam yun. Naaral ko lang din. Okay. Nagkaroon din ng edukasyon. Ayun nga sinabi ko. Lahat ng Pilipino ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral. Lahat ng mga Pilipino. So, nung panahon ng Amerikano, binigyan open to all Filipino yung education. Ayun, okay. Goods yun, no? Nung panahon ng Kastila kasi parang ano eh, na-deprive sa ibang mga Pilipino. Wala kang pang-aral, hindi ka pwede makapag-aral. Diba? Tsaka takot. Nararamdaman natin yung takot ng panahon ng Kastila. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng Amerika sa panahon ng Hapon, yung takot ng panahon ng Kastila, parang titriple, doble, at mas magiging grabe. Tinawag itong ano, panahon ng kadiliman. Okay. O, sneak peek sa panahon ng Hapon niya. Okay, balik tayo dito sa panahon ng Amerikano. Lahat ng Pilipino na nagkaroon ng pagkakataon mag-aral, may mga Amerikanong guro, yan, ang nagtuturo sa mga Pilipino. Ang mga gurong ito ay tinawag na Thomasites. Alam niyo ba kung bakit Thomasites? No? Kasi sila ay... Tinawag sila ng mga Pilipinong Thomasites dahil yung mga Amerikanong naging guro na ito ay sundalo na nakasakay at ang tawag dito, bumaba. Ganyan, galing sila sa barko ng SS Thomas. Kaya tinawag silang Thomasites. Ang galing ng mga Pilipino gumawa ng mga katawagan. Ayan, no? Yan, sa bisa ng Spooner Amendment na itatag ng mga Amerikano ang pamahalaang civil. Ayun na nga po. So, cut natin dito. Yan, so, pag sinabi natin patakarang pasipikasyon, medyo may kamay na bakal. Ayun. Gaganon pa kayo. Kamay na bakal. And then patakarang kooptasyon, smooth. Kamay na bulak. Kamay na malambot. Ganun. No, ayan. So, yun ang pagkakaiba nila, ha? Samantala sa pamahalaang sibil naman, ito ay naitatag noong ika-5 ng Hulyo, 1901. Ayan, nagpalit ng pamahalaan from pamahalaang militar naging pamahalaang sibil. So, ano naman ang nasa ilalim ng pamahalaang sibil na pinamunuan ni William Howard Taft? No? Siya ang naging unang gobernador sibil. So, ito may kapangyarihan ng ehekutibo at lehislatibo. So, wala na po yung judikatura, ayun. Nawala na yung kapangyarihan ng judiciary sa gobernador civil. So, nailipat. Sa pamahalaang civil yun ha. Pag pamahalaang militar, tatlo. Sa pamahalaang civil, dalawa na lang ang nasa gobernador general, ang tinawag. Gobernador civil, ito ay naging gobernador general. Noong February 6, 1905, pinaliwatan ang gobernador civil, naging gobernador general. Parang bumalik tayo sa panahon ng Kastila na gobernador general. Ayan. Sa panahon na ito ay sinanay ang mga Pilipino na pamunuan ang bansa. O, imagine ninyo, di ba? So, nagkakaroon tayo ng transition. So, ibig sabihin, pinapractice tayo ng Amerika na pamunuan yung sarili nating bansa nang wala ito
nung panahon ng Kastila, no? Hindi nila tinry na practice tayo, i-train tayo, hindi. Kundi sila lang ang mamumuno at tayo lang yung susunod. Ngunit sa panahon ng Amerikano, binigyan tayo ng pantay na karapatan at the same time, pinagre-ready pa tayo, may free training pa, Panis. Free training to all Filipino who wants to lead the nation to the better world. Ayan, taon 1902 na aprobahan ng Batas Pilipinas 1902 o Batas Cooper. Ayan. Batas Cooper kasi si Cooper yung nag-amend ng batas na yun. Isa rin Amerikano. Sa Kongreso ng Amerika. O diba, tinutulungan pa tayo ng mga congressman ng Amerika, no? Para gumawa ng mga batas para sa ating bansa, nang walang mapapala ang Amerika doon. Kasi hanggang ngayon, itong Batas Pilipinas 1902, umiiral pa rin ito. O, hanggang saan nagkaroon ng amendments na yan, napapalitan na pag tumagal. O yan, syempre hindi na applicable, hindi yung iba na party doon. So, talagyan, aamyendahan nyo. Nagkaroon ng dalawang Pilipinas sa Kongreso ng Estados Unidos upang ihanda ang Pilipinas sa pagsasarili. Ayan, inulit na naman. Ha? Ihanda ang Pilipinas sa pagsasarili. Yun, ibig sabihin, nire-ready tayo. Yun. May mga Pilipino na nabigyan ng mataas na katungkulan sa pamahalaan. Okay, no? Ito, goods din to. No? Katulad nila Cayetano Arellano, unang punong maestrado, Gregorio Araneta, unang Pilipinong kalihim ng pananalapi at katarungan, Trinidad Padre de Tabera, di ba Pedro de Tabera? O Padre de Tabera yan. At ang tatlong miyembro ng komisyon, pala ko tatlong tatlong paring nagsidalaw. Malapit na kasi Pasko. Ayan, komisyong TAF, no, yan. Si Benito Legarda, Jose Luceriaga, at Rafael Palma, yan. Yung TAF, yung mga naririnig niyo yan, kung nasa Maynila kayo, yan TAF Avenue, kinuha po yan kay William Howard TAF, no, yan. TAF Avenue, Blumentritt, yan yung kaibigan niya ni Rizal na si Blumentritt, no? Tinulungan siya para mag-publish ng kanyang mga sinulat, yan. Blumentritt. Kaya kung mapasin nyo yung luneta pagdating nyo ng Blumentritt, katabi lang halos na nyo yung luneta ba o Rizal, malapit na yun, maghalos magkatabi lang sila. Kasi best friend daw sila Yung Claro M. Recto, yan, Hill Puyat, yan, pinangalan ba yung kay Puyat, laging Puyat si Hill, hindi, meron yung pinagmulan. Na yan. Para sa ating gawain, basahin ang paglalarawan sa ibaba at buuin ang puzzle. Wala ba Tagalog sa puzzle? Salitang hiram ba yung puzzle? Puzzle, ano yun? Ginulo? Ginulong bubuin. Pastel, mas madali. Ayan, so alam mo yun naman paano sumagot dyan. So may mga bilang, 1 pababa, 2 pahalang, 3 pababa, 4 pababa, 5 pahalang. Okay, so ito yun. Ayan. So, madali lang yan kasi kakatalakay lang natin, no? Ito ay patakaran ng pamahalaang Amerikano na pinatupad sa mga Pilipinong patuloy na nakikipaglaban na makamit ang kalayaan. Oh, ano yun? Yun, no? Tawag sa patakaran ng pamahalaang na pinatupad ng mga Pilipino, agad na pumayag. Oh, yun yun. Ito ang unang uri ng pamahalaang na itinatag ng mga Amerikano. Oh, madali lang yun. Ang pamahalaang nabuo noong July 5, 1901. Ayun, pagkatapos noon, ito na. Ang mga gurong Amerikano, para namang hindi ni Rumble ito kung paano tinalakay, ganun din nilagay dito. Hindi, ang daling sagutan yan. O, madaling sagutan kung babasahin ninyo yung ating talakayan. At kung pakikinggan nyo yung ating talakayan, madali nyo masasagutan yan. Easy. So, sinimula ng ikalawang yugto ng easy na naman natin mga questions. Okay, next, gawain. Okay, baka malito na naman kayo. Sir, asan yung gawain 1 at gawain 2 dyan? Unang gawain, gawain 1 yan or gawain A. Susunod naman, gawain 2 or gawain B. Ha? Basta sumunod sa una, pangalawa yun. O ano yung sumunod sa A? E di B. Alam may A.5 bago mag A. Ano ba yun? Ha? Okay na? O. Minsan mahalaga rin ang common sense. Kaysa yung sa 5 senses, dagdag nyo yung tinatawag nating common sense. Ha? Yun yung pang 6 sense. Sa panood nyo na yung 6 sense, yun. Oh, yung hockey. Ayan. Next, nagawain. Gawain B na to, ha. Sumulat ng
maikling talata ng hindi hihigit sa 10 pangungusap tungkol sa inilalarawang infographics sa ibaba. So ito ay infographics. So ano ba ang kahulugan ng infographics? So pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ayan. So ano yung una nilang ginawa? O kung maaalala ninyo, di ba? Ito, mayroong ano, may paglalarawan, may barrel, dab, tungkol sa kalayaan. Okay? So ano yun? Ibig sabihin yan, ilalarawan nyo lang. Gagawa lang kayo ng pangungusap. Hindi higit sa 10 daw. So dito kahit dalawa. O, tagagalawang pangungusap, pwede na dyan. Ilarawan nyo itong una. Ano daw yung unang hakbang? So kanina tinalakay natin yon. Sumunod, ano yung pangalawang naging hakbang? O, ayun, di ba? Sumunod, ano na yung sumunod? O, ayan, kung maalala ninyo, di ba? Kinumpare pa natin ng panahon ng Kastila. At yung panghuli, ayan, o, ano yung tungkol? Stop, army, checkpoint, dias, militar. O, ano yon? Lahat ng itong apat na to, nandoon to sa tinalakay natin. At sunod-sunod na naman. No, hindi na nila ni-rumble. Kasi nga, step yan eh. Hindi pwede mauna yung step 2 sa step 1. Tandaan nyo ha. So, step by step yon. Hanggang sa makamit natin yung kakayahan ng bansa natin na makapag-sarili. Yun, yun yung pala. Sige. Tandaan. O, ito na nga yun, no? Pamahalaan ng Pilipinas sa panahon ng mga Amerikano. Uri ng pamahalaan, pinayari sa Pilipinas. Pamahalaan militar. Ito yung kabila. At pamahalaang sibil. Ito yung kanilang patakaran, kooptasyon at pasifikasyon. Ayan. So, ito yun, Spooner Amendment, Senator John Spooner. Ayan, sabi ko nga yun. Then, si Wesley Merritt ang naging, ano tawag dito, Gobernador General, tama ba, ng pamahalaan militar. No? Gobernador Militar pala. Ayan. Si Wesley Merritt. Then, sa kabila naman, si William Howard Taft, siya naman sa pamahalaang sibil. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, umistop na rito, no? Tapos, dito na siya dumugtong. Ayan. Ibig sabihin, binura na nila yung pamahalaang militar, naging pamahalaang sibil, pababa na tayo dito. Ayan, yung Cooper, Batas Cooper o Batas, Pilipinas 1902. At ito yung mga nilalaman. Oh, balayong. Alright. Pagtatag ng asimbleya ng Pilipinas sa taong 1907. Ayan. Medyo matagal-tagal pa, no? 10 years something pa bago tayo bulagayin ng panahon ng Hapon. So marami pa tayong tatalakayin dito sa panahon ng Amerikano. Pag alam sa natutunan, ang aking natutunan, isulat nyo lang. Then, pangwakas na pagsusulit. Ayan. Okay, ano dito? Anong sasagot nyo dyan? Ito ay may limang bilang. At ito ang halimbawa ng ating sagotang papel. Para kayo di na mahirapan, nandiyan na lahat, nakasulat na. Ilalagay nyo na lang mga sagot. Yun. O, gawain A ang nakalagay. O, hanapin nyo. Sir, wala pong gawain A dun sa talakayan. Yun yun, sa module nyo. Yung unang gawain A, yung sumunod na gawain B. O, ilasagot ang sagot sa kwaderno sa gawain B. O, dahil hindi kasya dito, pwede nyo naman sa likod ilagay. O, kung wala kayong kwaderno, pero kung meron kayong kwaderno, yung notebook ninyo, pwede doon kayo magsulat ng sagot niyo para nakakompile yung mga sinulat ninyo o mga answer sheets ninyo sa Araling Panlipunan. So, lagyan nyo na lang ng, ano, ng bookmarks. Yes, diba dati uso yan? Hanggang ngayon uso pa rin yun. Second grading na, lalagyan ko ng pagitan. May mga tinutupi-tupi pa kayong kung ano doon. Tapos susulatan nyo, kinukulayan nyo, lalagyan nyo ng kung ano-ano. Ayan. Diba? Yun. Para may alam ka. Pag nag-review kayo, pag mula doon, yun yung second grading. O, diba? So malalaman mo kung saan ka magsisimula mag-review ng second grading. Okay. Para sa pangwakas na pagsulit, 1 to 5 din yung pagninilay. Asa yung pagninilay? Parang hindi ko nabasa yung pagninilay. Wala naman pagninilay ah. Wala naman ilagay ang sagot sa iyong portfolio. Wala naman pong pagninilay akong nakita. Ay, ayun, nasa huli yan. Ang galing. Nauna yung ano. Okay, sige. Ito yung pagninilay. Nakita ko siya. Amerikano ay isang mga nanakop ng ating bansa. Subalit marami tayong natututunan sa kanila. Ayun. Marami ang
naging impluwensya ng mga Amerikano sa mga Pilipino na hanggang sa kasalukuyan ay nakikita pa rin sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Minaalala lang, natawa. Ang pamamahala ng isang bansa ay natutuhan din natin sa mga Amerikano. Ayan. Ikaw ay isa sa mga naatasan o nabigyan ng mataas na posisyon sa pamahalang sibil. Ano ang mabuting katangian ng iyong paiiralin upang magampanan mo ito ng maayos at may puso ang iyong tungkulin at matulungan ang mga Pilipino? Okay, pwede niyo ito sagutin, pwede rin hindi. Optional lang naman ang pagninilay. No? Pero mas mainam kung sinasagutan niya. Okay, so dito na natapos ang ating talakayan. Kung meron pa kayong mga katanungan at karagdagan sa ating talakayan, i-comment nyo lang po sa ating comment box. Huwag kayong mahiya magtanong, libre yan, walang bayad. Thank you.